Sa larong basketball, hindi mo maiiwasan na hindi ka masaktan o makasakit. Sabi nga ng iba, kung ayaw mong masaktan ay maglaro ka na lang ng chess. Kagaya ng ating tatalakayin ngayon, tol. Walang iba kung hindi ang dating literal na bad boy ng PBA na si Rudy the Destroyer Distrito, na kamakailan ay nagbigay ng panayam sa Go for Gold PH. FB page ata ito ni Sir Snow Badwa, na sana raw ay ibalik na etong si Calvin Abueva. Pero bago natin simulan ito, ako ay humihingi sa'yo ng subscribe. Yes, ikaw nga tol, wala nang iba. Samahan mo na rin ng like, comment, and share. Salamat. Marami na akong nababasa at nababalitaan na malapit na raw di umano makabalik etong si The Beast, Calvin Abueva, sa liga. Subalit wala pa naman talagang official announcement galing sa PBA. Andyan din ang mga rumors na kung sakaling makabalik ito sa liga ay mapupunta sa Magnolia Hotshots. Ano ba talaga? Sa totoo lang, ang dami ko ring nakikita sa social media na fans ni Calvin na gustong gusto na siyang makabalik sa PBA. At eto nga, nagbigay ng panayam etong si Rudy Distrito sa FB page ni Sir Snow Badwa na Go for Gold. At naisulat na rin ito sa spin.ph na dapat daw ay ibalik na sa liga etong si Calvin Abueva. Hindi naman daw masamang tao ito, Anya. Sa nangyayari sa kanila ni Terrence Jones ay part ng basketball yun. At sabi pa niya, makulit at mapangasar lang daw etong si Calvin Abueva. At ayan ang style niya sa paglalaro ng basketball. Dagdag pa ni Mr. Distrito, yung pinataw na parusa sa kanya ay parang masamang tao ito. Agree ka ba, tol? I-comment mo kung sumasang-ayon ka kay The Destroyer. To be honest, hindi ko naman nakitang maglaro etong si Rudy Distrito. Pero ayon sa aking mga kaibigan na nakakatanda sa akin at sa aking pagsasaliksik about kay The Destroyer, ay talaga naman na masasabi mo na literal na bad boy ito. Kagaya na lang ng ginawa niya kay The Jet, Jeffrey Carriazo. Panoorin mo ito. Taong 1995, isang flagrant foul o isang uri ng foul na delikado at sadyang hindi bola ang habol ang tinawag laban kay Destroyer. Ano man nangyari? Talaga bang sinadya mo yun? Talagang yung board governors, talagang pre-pension na si Rudy. Parang hindi na nagbabago, talagang yun ang laro na eh. Ah, parang notorious ka na talagang bad boy. Talagang bad boy. At sa insidente na yan ay naban siya sa PBA at tinanggalan din ng lisensya upang hindi na makapaglaro. Para sa akin, fair enough ang naging parusa sa kanya. Kung napanood mo yung video ay talaga namang hindi makatarungan yung ginawa niya kay Jeffrey Carriazo. Di ba? Nakulong pa raw ito sa Amerika, pero hindi na natin yan tatalakayin dito. Dagdag pa ni Rudy Distrito sa kanyang panayam ay gusto niyang makausap si Calvin Abueva upang bigyan ng payo dahil siya daw ay nagsisisi sa kanyang nagawa at hindi niya natapos ng maganda ang kanyang karir sa basketball o bilang basketball player. So ayan lang ang ating update ngayon, tol. Peace out!